ng pinakamahalaga sa taong lumikha sa kanya. Protektahan mong nararapat kay Shin. Seo Kang Jun is Nam Shin sa Are You Human? Lunes hanggang Huwebes, 10 p.m. sa GMA. Alam mo ba, 10 years ko ng pangarap maging pulis? Gusto ko lang to pa rin ang pangarap ko. Naudlot ang pangarap ni Sue nang siya'y maging housewife. Sinong kausap mo? Sabi mo maglalaba ka, diba? Hanggang sa makilala niya si Warren. Hindi to mystery game para sa mga bored na tulad mo. Ang maangas na police officer na gagampanan ni Kwon Sang-woo o si Cholo ng Stairway to Heaven. Ang nagbabalik na Hunk ng Heart of Asia. Paano mo nalaman kung sino yung nawawala? May memory gap ka ba? Di ba yung tatay ang nagpaalis sa atin dun sa bahay niya? Sorry naman, nawala sa isip ko eh. Aso't pusa man kung mag-away. Astig naman ang partnership. Queen of Mystery. Weekdays, 9:50 a.m. sa GMA Heart of Asia. Kapag sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto. Servisyong totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Walang iwanan. May paninindigan. Matatag, maaasahan. EZBB Super Radio 594. Kapusong Pilipino. Lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Walang iwanan. EZBB Super Radio. Oras, 10 minuto makalipas ang oras ng alauna. Pwedeng isa pa. Tuloy-tuloy ang ating programa. At syempre, nagbabalik tayo sa ating programang Talk to Mama Emma sa DZBB para sa inyong mga nais na sabihin. Ayan, live tayo sa Facebook page ng Super Radio. At habang inaayos natin yan, kausapin muna natin ang kasama natin ngayon sa linya na si Anton. Hello? Hello, Anton? Hello? Oh, nasan ka? Ay, Mama Emma, di po, pinatay ko lang yung radyo ko po. Ayan. O, kamusta Anton? Ano bang mapagdiri ko namin? Ayos lang po. May mga pagbabago tayo sa DZBB, mga programa. Nag-adjust ng konti, yes, oo. Opo, bumalik yung saksi sa DZBB. Obvious na eh, ikaw naman eh. Ano ba ginagawa mo ngayon? Ngayon nga po, nakamonitor ko sa Talk to Mama Emma. Salamat. Oo. Saka narinig ko si Ate Margie ng Valenzuela. Oo. Nakuha ko rin yung landline niya. Nakuha mo rin, nakausap mo na ba? Opo. Okay. Kamusta saka, naman kayo? Ayos naman po. Saka si Ate B nga pala, sabi niya, tatawagan daw niya si Ate Chris. Totoo ba? Kasi kausap ko rin si Ate Chris kanina eh. Ano sabi? Eh, sabi ko, Ate Chris, tatawagan ko rin ni Ate B. Alang narinig ko nga sabi ni Ate B. So, sundin daw niya si Ate Kapag Chris. Kapag natuloy nga daw para matuloy na silang, kumbaga meron na silang plano kasi pumunta dito. Pero wala pang panahon si Ate V dahil ang dami niyang ginagawa pa. Pero nga po, eh. Pag naka-tsempo daw sila at may sasakyan, didiretsong puntahan niya na si ano. Ate si, Chris. Yes. Ayos ah. Ako rin, bahala ko nga rin sana huwag pumunta dyan, sumama. Mama. Talaga ba? Hindi, commute lang naman po ako. Hindi, huwag ka na sumama sa kanila. Yaan mo na sila. Punta ka dito, solo flight. Huwag ka na. Ayun nga, solo flight nga po ako. Pero kumbaga sa ano, commute lang. Sige, kaya mo ba mag-commute? Yes po, sasakay lang po ako ng G-Liner. Aba. Tapos baba ng Robinson. Tapos sasakay ng mga papuntang monumento. Baba ng Timog. Sige, sabi mo yun. Sige.
Mama Emma, yung pag-uusap, ano po yung pag-uusapan natin? Maraming naglalaro sa mga conversation kasi napangunahan tayo ni Ate Margie at Ate Vilma tungkol sa mga, tinanong ko nga sa kanila kasi totoo naman si Ate Margie kanina, ramdam natin na malungkot at may pinagdadaanan. Malungkot din ako talaga. Pero, meron naman din kasing tao na hindi siya, pag malungkot siya, gusto niya tahimik lang siya. Pero ganoon siya ng paraan totoo para yun. Maging masaya. Kaya sabi ko, hindi lahat ng tumatawa masaya yun. Talaga. May mga malalim niya na pinagdaraanan. Mayroon po talaga. Mm-hmm. So naniniwala ka doon? Opo, naniniwala ako. Kasi sabi nga nila, weather lang yan. Mm. Kaya ganoon. May sabi nga may aalis, may maghihintay. Mm-hmm. Sige, paano mo ba hinahandle? Kunyari, meron ka pinagdadaanan na medyo, hindi medyo, sabi natin mabigat sa buhay mo. Paano yung, mo ito hinahandle? Halimbawa po, ako meron akong pinagdaanan na yung hindi parang laging wala akong samod makipag-uusap. Mm-hmm. Ano ba meron silang bagay na gustong itanong sa akin? Hindi, parang yung sagot ko, parang napipilitan lang ako. Napipilitan ka? Opo, halimbawa. Ibig sabihin nun, malungkot ka. Parang kumbaga sa ano, masama yung timblada. Mm-hmm, mm-hmm. Wala sa wisyo. Kumbaga wala sa kondisyon, makapag-uusap. Mm-hmm. Kasi, naranasan ko yan na pag may tinatanong sa akin mga kasama ko, parang yung sagot ko wala sa ayos. Yung parang wala ako sa kondisyon makipag-uusap. Mm-hmm. Ang ginagawa ko, nagkukulong na lang ako sa kwarto. Kaya minsan, o kaya yung iba, pang yung meron akong taong nakagalitang tao. Mm. Nakainisan. Yung kinimkim ko talaga, nagalit. Mm. Yung kinimkim ko, naipon hanggang sa unti-unti, parang nailabas ko na rin. Nasabi ko na yung gusto kong sabihin. Kasi talagang, kumbaga magaan sa pakiramdam kapag nasasabi mo yung nasa dumdamin, nasa kalooban mo eh. Nailalabas mo lahat eh. Mm-hmm. Kulang na lang hawak, kumuha ka ng, yung kung ano yung mahawakan mo, babato mo na lang. Kala ko pupokpok mo sa ulo mo, masakit yun. Hindi, huwag naman ganun. Kumbaga naman, iba, ihahagot, parang gusto mong ihagis yung kung ano yung mahawakan. Halimbawa, wala lang baso, mm-hmm, plato, tasa. Ikaw, paano ka magalit? Yung ako, yung sasabihin ko yung gusto kong sabihin. Halimbawa, sa kalsada, wala akong pakialam kung sasabihin ng mga tao riyan. Mm-hmm. Wala akong pakialam kung sino man yung makarinig sa akin. Sasabihin ko yung nasa nararamdaman ko. Oh, yes po, mm-hmm, totoo 'yon. Kasi ang nasabi mo na hindi mo na pwedeng bawiin pa 'yon. Sabi kaya, nga masaktan na ang dapat masaktan, masagasaan ang dapat masagasaan. Grabe naman. Kasi kumbaga ayaw ko rin kasi na hindi na ako yung tipong taong iiyak na lang sa isang solo. Gusto ko, nasabi ko 'yon. Kung kailangan maghumiyab ako sa daan, wala na akong pakialam kung sino man yung makakakita sa akin. Ganun ba yun? Yes po. Mm-mm, okay. Kahit ganito ako, siyempre, gusto ko rin malaman nila yon. Ako, hindi ako yung tao po. Hindi ako yung tipong taong duwag. Paano kung halimbawa, sige, si Ate Margie, kaibigan mo, siya yung ilang na magkwento ng kanyang nararamdaman. Meron siyang pinagdaraan sa buhay. Pero dahil kaibigan mo siya, concerned ka sa kanya, paano mo ikaw mismo yung mag-reach out? Sasabihin mo sa kanya, ilabas kung ano man yung nararamdaman niya, ilabas niya. Kasi mahirap din kasi pag yung kinikimkim mo ng matagal, habang kinikimkim mo, habang hinahayaan mo siya, o habang hinahayaan niya yon, naiipon. Mm-hmm. Iiyak niya kung kinakailangan. Ang hindi naman kailangan idaan sa inom. Sabi nga, yung iniinom ilagay sa tiyan, wag sa utak. Wag sa utak. Kasi yan ang pinagmumulan ng gulo. Mm-hmm. Yan ang, kasi, either, kasi po dalawa yung option yan, either masaksak ka, dalawang pwede mong kantungan, either hospital, grabe naman masaksak agad. Napaka ano naman nung,
Hindi kasi pwedeng pagmula ng away kasi yan eh. Mm. Kasi halimbawa, pwede siyang makorsanada. Halimbawa ako, naglalakad ako sa daan. Mayroong nangorsanada sa akin. Mga kalalakihan. Ako nag-iisa lang. Mm-hmm. Yung mga, kumbaga, hinarangan nila yung daraanan ko. Mm. Ay talagang wala akong chance na ipagtanggol yung sarili ko. Siyempre, lalaban ako. Kahit ganito ako. Mm-hmm. Ipagtatanggol ko yung sarili ko. Wag lang nila akong maunahan. Paano maunahan? Saan ka maunahan? Ibig sabihin yung bago nila ako pagtulungan, sila yung uunahan ko. Bago nila isakatuparin yung kanilang maitim na balakin sa akin, uunahan ko na sila. Okay. So, kailangan talaga makipag-unahan tayo. Yes po, talaga. Ba? Dahil pag hindi nakipag-unahan, talo ka. Mahuhuli ka. Yes. Kumbaga sa ano, kumbaga sa tong it, panalo ka. We, di nga. Totoo po yun. Sige. Meron ka bang gustong marinig? May babatiin muna ako. Sige. Pinababati ito ni Kuya Jessie. Yung kanyang anak si Ana Marie Morante. Tsaka si yung mami dading, yung tsuhin niya. Mm-mm. Binabati natin. Binabati ko po tsaka yung kanyang tiya, yung kanyang tatay na si George Morante. At saka si sa Ate B, Ate B, pakitawagan mo na sa Ate Chris. Baka sakali. Mm. At saka sa Ate Chris nga pala binabati ko. Okay. Tsaka Mama Emma, pwede ko po bang i-plug yung number ko kung sino man yung gustong makipagkaibigan sa akin? Sige, bilisan mo. Tsaka magre-request na rin ako para sa lahat ito. Ito yung kung sino, ako nga pala si Anton Almuela. Pina-plug ko yung number ko. Yung tatawag sa akin, yung sexing babae na nakasuot ng waxing short. Saka si Kuya Nilo pala, binabati ko yung taga si ng bari. Si Kuya Nilo, nakasuot ng maikling short? Hindi, may tatawag sa akin. Diretso muna doon, sige. Yung sexing babae na ito yung number ko, nakasuot ng maikling short. Ito yung number ko. Babagalan ko na lang. Tawag na kayo. 0909 0209-0203-281. Tawag na kayo. Tsaka si Honey Salazar, binabati natin yan. Mama Emma, pwede po mag-request ng kanta. Ano to? Para po ito sa mga gustong makarinig. Itong kanta, Pagkakataon ni Aaron Paul. Okay. Sige. Kung wala naman po, tayo pa rin. Ni Joy Palamar. Okay, sige. Maraming Mama, yung number ko po, yun na, uulitin ko po. Okay na. Kung sino man nakadalawang. Ha, maraming salamat. Maraming salamat po, Mama. Okay, yan po si Anton Almuela. Hi muna tayo. And good morning sa mga kasama nating nagpupuyat at nagsisession. Habang nagsisession, nakatutok sa ating programa, kina Brian. Hello sa inyo, kay Tipsy D at kay Ile or Isle. Ayan. Maraming salamat habang nagsisession kayo dyan ni Brian. Ayan. Salamat sa inyong pagsama sa ating programa. Gayun din sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Diba, damay-damay na. Hindi lahat ng tumatawa ay masaya. So, si Anton lang yata yun. Tumatawa talaga, masaya siya. Pero mahirap pag yung napipilitan ka lang sa mga bagay-bagay na yan. Pero bago lahat, eto muna ang report mula sa ating Kapuso. Follow-up dyan sa dalawang patay sa pamamaril sa Quezon City. Mula kay Rod Vega. Rod. Mama Emma, kinilala nga mag-asawang pinagbabaril sa loob mismo ng kalambahay sa Lanzones Street, Barangay Payata sa Quezon City. Ang mag-asawang biktima ng pamamaril ay sina Jonathan Manuel, isang factory worker, at Janaline Manuel, isang tindera. Sugatan naman ang isa sa kanilang anak sa tama ng ligaw na bala, habang ang dalawang anak ng mag-asawa ay nasugatan sa bubog dahil naman sa natapakang mga salaming na basag. Nasa stable na kondisyon na ang mga bata sa paggamutan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joel Villanueva, pinasok ng suspect ang bahay ng mga biktima at saka sila pinagbabaril sa katawan. Sa initial na investigasyon, posibleng naglalakad lamang ang suspect at nakuha sa crime scene ang limang basyon ng bala ng baril.
Ayon naman kay Aileen Canadoleta, ang kapatid nitong si Jonathan, isa sa mga nakikita niyang motibo ang alitan sa lupa at bahay ng kanyang tiyahin. Napagalaman ding 2 taon nang nakatira ang mag-anak sa kanilang bahay na nasa Lanzon Street, pero sinasabing matagal na sila sa bahagi naman ng Payatas. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA Super Radio, DCW. Sa balita, yan ang aming panata. DCWB Super Radyo 594, laging naka-alerto, serbisyong totoo. DCWB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. DCWB Super Radyo 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radyo. DCWB serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DCWB Super Radyo. Oras natin, 1:24 ng umaga. At kapiling nyo pa rin ang inyong Mama Emma sa ating programa sa DZBB. Basa lang tayo ng ilang mga pagbati dito sa ating reaction komento. Sa Facebook Live, kay Pepito Bello, tutok na naman sa programa ninyo. Good morning! Magsasanda lang po ng number si Christian Yumul Manoy. Babae lamang ang nais niyang maka-textmate single or single mom na may age 25 to 50 years old. Si Christian, 35 years old, from Paranaque. Ang kanyang number ay 0946 91 60720. Muli ang kanyang numero ay 0946 916 0720. Si Descoro Patunog Jr. Marikes Shaina Eludo, pagrito sa Family Eludo and Abrea Family. Also to Direct Eds Espiritu, nakatutok sa atin. Maraming salamat to Teddy Dermido. Good morning po at nakatutok na rin siya sa ating programa. So, ganyan din si Marquito De La Cruz. Greet po natin yung mga tagabayanan Bacoor. Ayan, salamat kay Ruel Vivas. Good morning. At kay R.S. De La Cruz Sampilingan. Kayo ba naka-encounter kayo ng kaibigan nyo? O paano nyo tinulungan siyang ilabas yung kanyang eksaktong nararamdaman? Meron kasing taong ganun. Hindi sila expressive, hindi sila ganun ka-open, especially pag meron silang pinagdaraanan. Lalo na itong mga taong to na sila yung madalas natin nakitang masaya, sila yung nagpapasaya sa grupo, pero pag sila na yung mayroong pinagdaraanan, alam mo, mababakas mo sa kanila na sila yung mayroong pinagdaraanan. So paano mo matutulungan na mailabas nila yung kanilang nararamdaman? Kasi yan pa yung mga hindi natin ina-expect na sinasabi nila na, ay, ang strong-strong ng personality niyan. Pag may problema, kaya niyan. Pero siya mismo, hindi niya na masolusyonan yung problema niya. So, paano nga ba? Meron ba kayong na-encounter na ganyang klaseng mga kaibigan? Paano niyo sila na natulungan? O paano niyo na natulungan, tama, para maibahagi yung kanilang pinagdaraanan. Alright, hi muna tayo sa mga nakatutok sa atin sa Text Connect.
Good morning, Mama Emma. Request ang song na Love Can Make Me Cry by Anne-Marie and Go a Distance by Michael Walton. Thanks. Mula kay SG Karulasan ng South Ryanggal, Quezon City. Yung mga kaibigan nating SG rin na naka-duty ngayon, especially sa Gate 1 ng GMA Network. Maraming salamat po. Nakatutok sila sa ating programa. Hi muna tayo kina Michael, Jerry, at Evora Ramil Bagaino. Jordan, ang pagbati mula kay Chicky Cruz ng Calamba City, Laguna. Si Vinang Navotas, ang sabi niya, hi daw po kay Ninang Flor Bukirin, Ate Edith Davo, Ray Davo, musta na kayo mula kay Ate Vian? At welcome yung mga balikbayan siblings and family for Tus Taktakan, Laksamana Petalino family. Hello to Kuya Johan, Kuya Gabby, and Yuri, Casey, and Liam. At request ng song na God Gave Me You from Ewald Sumang of Santo Tomas, Batangas. Pagkayakap sa dilim o kaysa ng mga nasa. Ayan, si Nobel Valencia nakatutok din sa atin. Also to John Dino Sikat. Play naman at listening from Italy. Paano nyo nga ba susolusyonan yung mga sinasabi nila maliit na problema lang yan. Pero alam mo, kalimitan ng mga maliliit na problema, kapag nag-file up yan, nagiging malaki yan. At na pag lumaki siya, mas lalong mahirap isolve ang isang problema. At marami tayong mga kakilala na kung sino pa nga yung nagpapasaya sa atin. Sila yung may mga malalim na pinagdaraanan sa buhay. Kaya paano nga ba natin sila matutulungan? Sila yung mga tipong parang hirap ilabas o hirap silang sabihin, ipakita yung kanilang nararamdaman. Lalo na sila yung alam natin na nagpapasaya sa atin. Paano natin sila matutulungan na ma-express yung kanilang totoong nararamdaman? Kasi yung mga mainam dyan, alam ko na ginagawa yun nga. Kailangan maramdaman mo na komportable muna sila sa'yo na mag-express ng feelings. Kailangan makuha mo yung loob nila. Of course, ikaw yung ano nila, suke eh. Kapag ikaw yung napapatawa nila, kapag ikaw yung napapasaya nila. So parang nakakalungkot isipin kapag itong mga taong ito, especially kung malapit sa'yo, merong nabalitaan mo na merong pinagdaraanan sa buhay. At in some ways, gusto mong matulungan sila na mapagaan, kumbaga i-return yung favor na minsan na ginawa nila sa'yo, na sa ginagawa nila kung paano ka mapapasaya, natutulungan kanila na buhatin ang mga bagay na yan. So bukod sa pakikipag-usap, pag-suspend ang time to kasama yung taong yun, kumbaga sabi nila, gawin mong malibang yung taong yun kasi pag pinressure mo siya na magsabi at pilitin mo yung tao na magsabi ng problema, parang hindi eh. Parang mararamdaman lang niya yung pressure kapag pinipilit natin siyang sabihin yung kanyang pinagdaraanan, di ba? So, mas mainam pag ganyan. Bigyan mo lang muna ng time, pagkakataon na maging komportable. Until siya na magsabi sa'yo, all out ang kanyang pinagdaraanan. And of course, they need you. Yan ang pinaka-importante, yung presence mo. Yung maramdaman nila na
available ka para matawa sa mga pagpapatawa nila. And kung meron man silang masabi, andun ka para saluhin yung mga sasabihin nila. Sige, mamaya abangan pa natin yung ibang sinasabi ng ating mga kapuso. Si Nanay Lourdes, ay nag-message din siya. Nakatutok siya sa atin habang naglalaba. So bukas pala nasa ospital si Nanay Lourdes. Pero maraming salamat, Nanay Lourdes, at nakatutok ka sa ating programa. Habang yung sinasabi ko, yung mga gising pa, mga naglalaba, naka-duty. Yung mga pinagdaraanan. Basta magkakasama tayo hanggang 3, ayos na yan. Hello, good morning Mama Eman, Sir Andon. Pabati naman kami dito sa Cabanatuan City sa Bejanica Compound. Ayan, si Erwin, John John, Jeff, Andy, Fidel, Rizal, JV, at ako nga po pala si Ricky Ramos. More power daw sa ating programa. Salamat, Ricky. Batiin lang din natin ang asawa niyang si Dading. Happy 77th birthday. Mula po yan sa iyong asawa na si Kuya Po ng Nueva Ecija. At kanina, meron tayong nabasang request song. Kaya ibigay na natin ang awitin na gustong mapakinggan. At mamaya, tabay lang kung meron kayong mga reaction tukol dun sa pinag-uusapan natin. Actually, napaka-simple lang ng pinag-uusapan natin ngayon. Pero, simple man din yan. Yan din yung nagiging malaking dago sa buhay ng isang taong mayroong pinagdaraanan. Ito ang uwitin mula sa Little River Band, ang Cool Change. Ito lang yan sa DZBB. Talk to Mama Emma. One thing in my life that's missing, it's the time that I spend alone, sailing on the cool and bright clear water. There's lots of those friendly people, they're showing me ways to go, but I never want to lose their inspiration. Time for a cool change. I know that it's time for a cool change. And now that my life is so prearranged, I know that it's time for a cool change. I was born in the sign of water, and it's there that I feel my best. The albatross and the whales, they are my brothers. It's kind of a special feeling when you're out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. So prearranged, I know that it's time for a cool.
Okay.
aking magagawa. Wala namang sapat na dahilan. Pwedeng isa pa?
ako'y matihambing sa isang kastilyong buhangin. Sakdal, rupok at huwag di masaling, guguho sa ihip ng hangin. Ang alon ng maling pagmamahal, ang siyang kalaban niyang mortal. Kapag dalampasigay na hanggan, ang kastilyo ay nabubuwal. Kaya't bago natin bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutiya, sa diwa gawa, pakaisipin natin kung pag-ibig ay wagas. Kahit pa magsanga ng landas, isang dalawang puso'y nagsumpaan, pag-ibig na walang hanggan. Sumpang kastilyong buhangin pala, pag-ibig na pansamantala. Kaya't bago natin bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutiya, sa diwa gawa, pakaisipin natin kung pag-ibig ay wagas. Kahit pa magsanga ng landas, minsan dalawang puso'y nagsumpaan, pag-ibig na walang hanggan. Samantala, luha ang dala. Yan ang pag-ibig na nangyari sa atin. Gumuhong kastilyong buhangin. Pwedeng isa pa? Magkayakap sa dilim. Ito na ang pinakahit. Oras muna natin, 8 minuto bago mag alas 2 ng umaga. At nagbabalik ang Talk to Mama Emma sa DZBB. Kausap natin ngayon sa linya, papasukin natin si Mr. Paul Baker. Hello. Hello, Miss Enchanted. Yes po, may sinasabi dito si Andoy. Pinaninindigan niya na kayo na daw si Paul Stalker, katulad ng sinasabi niyo sa amin. Yun nga, paiba-iba nagiging ano ko, ayyasis. Mukhang nababagay naman yung stalker dahil nasusundan kita kahit siya ka pumunta. Oo nga, kahit anong oras, ano? Oo, kanya lagi akong ano, para akong chonggong puyat. Grabe naman sa chonggo. Ano ba ang maganda? Ano ba? German Shepherd na puyat. Pero marami pong salamat at sinusubaybayan nyo. At isa alam ko na merong isa, dalawang, tatlo na... Sincere. Mm-hmm. Hindi, kasi magaganda yung mga music na ipiniplay mo. Ay, salamat bukod po. Bukod sa... Maganda ako. Oh, talaga ba? Makalain mo ba naman? Eh di ngayon hanggang nakikinig ako sa'yo, akala mo bigla akong naidlip.
Eh, napanaginipan kita. Ako? Eh, saksakang ka pala ng ganda sa panaginip ko. Ayokong masira. Ayaw na, nasana. Hindi na ako magising kung magbabago yun. Nakita ko sa panaginip. Oh. Sige nga, kwentuhan niyo ako ng panaginip na yan. At yung panaginip na yan, would you believe, I don't know, bakit magaganap sa buhay ko. Mm-hmm. Yung bahay na tinira ko sa Abad Santos, 29 years ako nakatarir doon. Nakitira sa mother ko yung parental property. Oh. Mm-hmm. Eh, nagkaroon nga ako ng patahiyan sa silong. Mm. 15 yung mga mananahi ko. Naging supplier ako ng Manila COD, yung mga department stores nung araw, Bear Marchibel. Supplier ako, gumagawa ako ng polo, t-shirt, pilota shorts, bathrobe. Ibig ko sabihin, at hanggang ngayon, eh, napapanaginipan ko yung... Lugar na yon. Oo. Mm-hmm. At para bang... Eh, ba't baka ako naiwang nakabukas yung daylight na rin? Yung bang mahabang daylight? Malakas ka ako sa kuryente ito. Sa kaluma na yun, yung ganong style. Oo, eh, puro LED na ginagamit ng tao ngayon. Mm-mm. Eh. Ang ibig ko sabihin, baga, bakit? Lagi. Samantalang yun, way back 1998, complete demolition, yung bahay, pinagawaan na ngayon yun, ano, fourth floor na ngayon yun. At ni minsan, eh, hindi pa ako nakatulog doon sa bahay na yun na bago. Sapagkat, nalipat na nga ako dito sa University Hill Subdivision. Meron na akong sariling bahay. Mm-hmm. Eh, bakit napapanaginipan ko pa yung lugar? Dahil, sabi nga nila, may mga alaala doon na naiiwan. At hindi lamang yun, may katerno yun. May katerno? Aba, saan ka pa, di ba? Lahat naman talaga, eh, meron ng terno ngayon. Abe, eh, mantakin mo. Yung aking kauna-unahang kotse, two-door escort. Eh, mahilig ako sa two-door sports, ano, ha? Nung bata-bata ako, eh, siyempre, para bang masarap magmaneho ng two-door, baka yung mga chicks, eh, nadaanan mo, eh, gusto sumabit, pakiangkas. Mamayahatid mo kung saan, hanggang sa kumapagod kayo sa kada drive, eh, mapunta kayo sa malamig na lugar, malamig na kwarto, doon kayo magpapahinga o magpapagod. Joke lang. Ay, nako ha. Ikaw, joke lang, joke. Mm-hmm. Ngayon nga, bakit gano'n? Yung coaching na bago na yung two-door escort na yun, hindi ko napapanaginipan yung mas latest model kaysa. Ba't gano'n? Mm-hmm. Dahil kaya... Yung luma talaga yung nananatili. Oo. Eh, yun, kamukha ngayon. Di ako yung nag-i-smoke. Mm-hmm. Eh, doon sa kwarto ko yung malamig dahil nagbukas ako ng aircon. Eh, kung doon lang ko tatawag siyo sa kwarto ko, eh, naninigarilyo ko. Eh, di, mag-aamoy beha yung loob ng kwarto ko. Mm-hmm. Alam mo ba ang ginawa ko? Mahawa yung kordo ng aking landline. Nakaupo ako ngayon sa takip ng inodoro. Para lamang magkakwentuhan tayo. Mantakin mo sa kripisyo yan. Ano yan? Sa panaginip o totoo na to? Hindi totoo na ito. Kinukwento ko sa iyo ngayon. Matapos akong managinip, mapanaginipan kita, naidlip ako sandali-sandali lang. Mm-hmm. Ikaw ang napanaginipan ko. Totoo eh ngayon, ba? Eh gusto ko nang tawagan ka. Aba, eh di ngayon eh. Teka ka ako. Sayang naman, malamig na malamig pa itong kwarto. Mm-hmm. Kung bubuksan ko yung bintana, pinto, lahat ng, anong tawag doon, exhaust system ko, ano? Mm-hmm. Mawawala ang lamig ng kwarto. Kung hindi ko bubuksan yun, mag-aamoy beha yung loob ng kwarto. So, nag-decide akong din yun na lang sa inudo. Ako, beha, sa CR ako na upo sa takip ng inudoro. Mm-mm. Buti mahaba ang kordo nitong aking landline. Opo. O, nagkakausap tayo ngayon. At kanina, nadirig ko, may minensyon kang isang bayan, isa sa mga callers o listeners mo, taga-Bungabong, Nueva Ecija. Ayan, oo. Nagagawi ka dyan, di ba? Eh, ahente ko nung araw ng Alhambra. Yung bang mga sigarilyong itim na isinusubo ng mga babae. Matatanda? Sinusubo ng mga babae yung apoy. Yung sigarilyong itim. Di ba nga tawag nila doon? Ano ba tawag? Ay, yung pabaliktad nilang sinusubo, taba? Oo. Oo. Yun eh,
sigarilyong itim yun. Alhambra. Yung nga nga na sinasabi mo. Iba pa yun. Iba yun. Bunga okay. yun, tsaka may dahon. Nilalagyan ng ano yun. Apog. Tinitikdik nila yun. Inumumuya. At pag pag dinuruan nila yung mapulang-mapulay. Ganun. Yung katas mo kanilang saliva. Nga nga yung... Okay. Ngayon, ayun na nga, edi nagkukwentuhan na tayo ngayon. Narinig ko, ano ang dapat ipayo sa mga namumroblema? Actually, may mayroon dito eh. If in case na magkaganon. Eh, naganap sa buhay ko yan, lumapit sa akin. Nung ang araw kasi, ano, nung bago-bago ako nakatira rin sa lugar nero eh, from Abadchantos, to my place now, para akong taing ibong ibinaturine. At even now, mga kapitbahay rin, hindi mo makakakwento eh. Dahil mga busy sila, matataas ang pader ng bahay, wala. So it's up to you, use your initiative, and find somebody to talk to. Eh nag-counsel ako over the phone. Yun ang naging papel ko noon para malibang. At yung kapitbahay ko naman din eh, na hindi malayo sa akin, eh, medyo pilyo rin. Nagkaroon sila ng breakup ng kanyang sweetheart. Sabi, tumambe sa akin naglilibang. Eh, para siya naman eh, accommodate ko. Would you believe, yung brother ko naman, sumalangit mo ang kaluluwa. Eh, matagal na nagtira sa abroad. Siya nagpagawa na rin aking bahay. Kinumpleto niya ako ng audio, video. Aba, edi, sasalangan ko siya ng magre-record yung brother ko sa Amerika ng mga pelikula. Would you believe na extended play, yung isang bala ng VHS, mga tatlong pelikula ang nandoon. Ah, talaga? Oo, pwede pala yun, no? Noon. Oo, noon. At sa bandang huli, may kapras pang boxing. Pag may natira pa rin sa pila, sa film ng VHS, okay, ako, sige, dyan ka nga. Mag-relax ka riyan. Papanoorin ko siya ng pelikula. Kumisan eh. Almost every day yan, Mama Emma. Aliw na aliw siya. Mga action film, ano ha? Aba, edi ako na magpapasa ng kuryente noon. Merienda, lahat. Pasang ko na yon, maaliw ko lang siya. Ikaw, kung malungkot ka, aliwin din kita. Dahil gusto manood ng pelikula. Hanggang ngayon. Would you believe yung aking player ng VHS, maandar pa hanggang ngayon. Ah, talaga? Wow. Oo. At yung aking player ng tape deck, umaandar pa rin. Hindi ba sabi ko sa iyo, busy ako pagka-araw. At yung garahe ko, kinonvert ko na sa music room. Eh may nakita na naman ako kahangina. Aba, teka muna. Ibang araw na pala ngayon, no? Kahapon. Nakita ko yung isang player ng DVD player, ano? Ako, teka nga muna, pag-aralan ko to. Pwede ka akong isaksak ito sa auxiliary. Inilagay ko ron. Baka lain mong mga aksidente ko yung napatunog ko. So meaning, from tape deck doon sa aking garahe, pwede na ngayong mag-play ron. Napatugtog ng maganda. Tumunog ng maganda, ano? Abay ka, kung marunong din pala ako mag-install nito. Pero kinakabangan ako, baka biglang umusok. Eh, nadali. Na-accidente. Ayun nga. Tumunog, oh. Tumunog. So, yan lang ang pinakakaabalahan ko ngayon. Every day, pagka, eh, kanina, meron ka rin program kanina, di ba? Opo, kaninang hapon. So, hanggang nakahiga ako, gusto ko magpahinga sana. Nakikinig ako, paano ako makakatulog nun? Pag nakamonitor ako sa'yo. Ano kaya, singiling kita ng naman tawag doon? Professional female. Taga makinig mo yun. Maniningil na kaya ako. Wala akong bayan. Ang dapat maitawag mo sa akin ngayon, hindi na yung stalker. Ano na? Tatagalogin natin yung stalker. Iba naman. Eh, hindi. Tagalog lang na stalker. Kantanod. Ang lalim naman nun. Yung kantanod eh, nakatanod yung kaya pumunta yung kanyang trip eh. Sinusundan, oo. O, the stalker, di ba? Hindi na lang buntot. Eh, nakatanod. Eh, di kantanod. Di ba? Eh, yun ang malalalim na Tagalog dahil nga I came all the way from Nueva Ecija. Nueva Ecija, ako. Kanya ang Tagalog namin doon ay talagang
kabila pa ng Tagalog ng mga Bulakenyo. Mm. Wala kaming intonation na kakaiba. Kaya, pero sa iba, meron kaming, ano, may tono kami sa iba. Ano yan? Hindi, ibig sabihin, wari mo, from the south ang makakakwento mo ko. Ay, ba't ganyan ang punto mo? Eh, siyempre, hindi ba? Tsaka nalalaman nila yung kung tagasan ka, depende sa punto nga. Oo. Ganun ang sitwasyon. Eh, gawin, hindi ko mahuli punto mo. Mahirap po puntuhin ako. Talaga ba? Hindi nila ako mapunto eh. Yung punto mo, alam mo kung ano? Ano? Punto rito, punto ron. Ayun. Punto rin eh. Pero mako-confirm mo yan, lalo na pag pinakanta mo ko. Ay, ganun? Ba? Wala rin sa punto. Disin din ah, disin. Oo, disin. Ayun. Aba, eh po pwede. Pag napasyal kayo rito ni ko, ni Chris. Aba, edi mag-video ako eh. Kayo ni Chris. Tagapalakpak si Chris dahil di niya makikita yung ano eh, di ba? Yung lyrics at saka yung... Mm-hmm. Alam mo naman ang video ako ngayon, ano, may mga views. May Plus views na ngayon eh, oo. Oh, may palakpak, may ano na. Oo. May nagtatanong dito, ano daw pong movie nyo? Ten Commandments o George Estragan? Ben-Hur? Ten Commandments, The Robe. O, ayan, nasagot na ha. Yung pang mahal na araw, Pampino, yung pandisal ni Pampino. Eh, maraming klaseng ano, pelikula. Lama, kung minsan, ano, pag kinapit, marami na ako itinapon. Pagka yung negative ng VHS, medyo namuti na, kinapitan na ng umido. Mm-hmm. Eh, pag ipinlay mo pa yon, nako, kawawa ka. Mawawala ng sound, mawawala ng picture yung television. Kaya huwag mo nang isasalang yun. I-throw away mo na. Sobrang luma eh. Oo, pagka, siyempre, iikot yun. Pagka ipinlay mo yun, isinaksak mo sa player, ano? Eh, di ngayon eh, sasabit ngayon dun sa optic eye. Yung mga alimagmag. Alimagmag. Pateka na ngayon. Di nga. Alam mo, gagawin ko napakahirap. Mm. Luluhod pa ako. Kukuha ako ng malaking bulak. Ilalagay ko sa dulo ng barbecue stick. Para linisin? Oo. Meron akong fluid na maipinapatak doon. E tatansyahin mo ngayon kung paano patatamaan yung tinamaan ng pula po na optic eye. Oh, pero pag nasira yun, hindi na makakabasa, di ba? Oo, oh, pag nasira, kanya dapat maingat at dahan-dahan. Eh, napakahirap naman yung backlashin mo ngayon yun, ano? Tama dahil na naman talaga sa yun. Eh. Dapat dahan-dahan lang talaga. Oo, oh, backlashin mo, tatanggalin mo lahat yung tornillo. Ay, nako, sobrang trabaho. Matrabaho. Kaya itong yung bisyo ko, libang ako, ano? Eh, talagang ganun eh. Gusto mong malibang. Mm-mm. Makalibang ng kapitbahay na nalulumbay, edi alawin mo, panoorin mo ng pelikulang libre. Abay, mahal lang ngayon manood ng ano yun, sa sinihan nata, 200 na yata isang pelikula ngayon. 200 plus, kulang 300. Oo. O, depende pa yan sa palabas. O, eh, samantalan din sa akin eh. Meron ako reclining na upuan. Nakataas yung dalawang pa ako sa silyang bilog. Nakatutok sa akin ang ventilador. Mm-hmm. O, manood ka. O, pag medyo nauhok eh, utusan mo yung siyang anak ko. Nakuha mo nga ako naroon. Ipagbukas mo ako ng malamig doon. Hindi ba? O, eh, bakit pupunta pa ako sa sinihan? Eh, sa sinihan eh, kung minamalas-malas ka, pag-ihi mo. Mm-mm. At may sumunod sa iro. Ano eh, kung hindi, ano, kung hindi double blade, eh, baka salt upper. Aray. Baka nga ako'y takot na, eh, sa tanda kong rin ngayon eh, yung mga nakikita ko, nararamdaman kung ano anong nangyayari sa mundong ibabaw, eh na-anticipate ko ng iwasan. Correct ba yung sinasabi ko? Tama naman. At kapag umihi ka, merong sisilip sa hawak mo. Ibig sabihin nun eh, ibang pagkatao nun. Alam na pag sumilip. Oo, pag tinitingnan. Sinisipat-sipat eh. Pag sinisipat yung hawak-hawak mong instrumento. Mukhang gusto niya ng comparison. Ayun. Kung hindi ganun, baka hold upper naman. Nakakatakit. Baka ako manunod na sini sa labas. Di ba?
Pero iba naman na sini ngayon, kahit naman papano, mas delikado na nga eh. Pero nung araw, alam mo, ito yung hindi commercial, ano, nung unang bagong bukas yung Cinerama, ay napakaganda nung manood doon. Yung bang para bang bukod sa sensor round ang tunog niya, eh dito naman sa aking ano eh, bahay eh, theatrical din naman ang tunog eh, dahil pinalalabas ko sa amplifier yung sound ng mga pelikula pinapanood ko eh, para ka rin nanonood ng sine. Mm-hmm. Ngayon, doon sa Cinerama noon, para bang yung wari may COVID yung pinapanood mo, no? Yung tumatakbong kabayo, akala may masasagasaan ka eh, dire-direcho sa'yo eh. Mm-hmm. Lilihis ka pa eh. Tsaka merong isinusot na salamin nung araw na plastic. Something, nakalimutan ko na ako, ano yan, bakit sinusot yung ganong salamin na plastic? Siguro, para maging legible yung pelikula lang pinapanood mo. Mm-hmm. At hindi mo isiping ikaw'y sasagasaan. Eh di ba ngayon din naman, may di ba, tinatawag nilang 4D. Yan, yung pag nanood ka. Ang nangyayari sa buhay ko ngayon, very illiterate na ako sa mga high-tech, mga gadget, ano? Mm-mm. Would you believe na hanggang ngayon, hindi ako nakakahipo ng cellphone? Ngayon? Oo, nung unang lumabas ng cellphone, nag-aaral na ako mag-text. Eh, nakita ng apo ko, Lolo, matanda ka na, akin na lang yung cellphone niya. Kinapture. Eh, ayoko na, nawala na ako ng interest na... At kaya mas maganda yung makipag-usap sa telepono dahil mahaba. Mm-hmm. Hindi ka muna cellphone eh, load ka ng load. Pag diba? Mauubos. Pag nauubos yung load eh, parang kang hinuhold up. Pwede ka naman mag-text na ngayon, mag-chat. Ewan ko ba, hindi na ako marunong ngayon ng mga Instagram, yung mga Facebook. Just mm-hmm. Facebook daw eh, nakikita kayo nung kausap mo. Totoo ba yun? Opo, itinatawag yun na video call, video calling. O, meron pa sinasabing messenger. Ano ba yun? Ayan. Yan yung sa messenger kung saan imi-message mo yung mga nasa Facebook mo. Oh. Yung mga nasa friends mo, yung mga kumbaga kapitbahay mo dun sa account mo na yun. Ayun. So, mo, siguro naman madali ko matututuhan yan kung ako ay mayroong gadget. Sige, manawagan tayo sa mga anak mo ngayon. Yung mga apo ko, no? Paalala ko yung mga apo ko lang eh, kaya ituro sa akin, sir eh. At saka humiling ka lang yan, malamang ibibigay nila sa'yo. Pwede. Mm. At ang nakakalungkot, Emma na lang ang itatawag ko sa'yo eh. Yes yung mama, po. Eh, yung mama Emma, parang apo na lang kita eh. Mm-hmm. Abe, eh, kumakita-kita kami ng buong pamilya, would you believe, madalas na yung mga 4 times a year. Oh, totoo yan. Yung kung hindi birthday, anniversary, kasal, ayun, binyag, patay. Talaga ba? Kanya namimiss ko sila eh. Mm-hmm. At pagka mag-aalisan na, yung mga apo ko sa tuon, yayakap na, lolo, babay na po, uuwi na kami. Mm-hmm. Gusto kong maluha. Mm-hmm. Dahil pag nag-aalisan na, alam mo, matitira kaming mag-asawa, tsaka yung isa kong anak din, yung matandang binata. Eh, para lang naman kaming Bernie Santo. Ayun nga eh. Pero totoo, no? Sa lahat ng household, lahat ng bahay, ganyan ang scenario. Pag may okasyon na lang talaga, madalas nagkakita-kita. Nakakamiss. Kahit na sinabi mong madalas silang may telepono naman, pwedeng mag-usap palagi. Pero syempre, pag nagtatrabaho, hindi mo naman mapagsasabay-sabay ang lahat. At mga busy nga sila. At ang mukha niya na ito, kwentuhan na lang na maiksi, ano. Tapusin na natin yung programa mo. Eh, pagka sila nagdatingan din ay may okasyon, alam mo, ang wife ko naman, eh, nahihirap, eh, 82 years old na wife ko, eh, nahihirap na rin magluto, yung 2 putahe. Ang gusto ng mga apo ko, tinetake out nila beef steak. At magluluto ang wife ko ng lengua. Mm-hmm. Ilalagay ng cream sauce, ano? Mm. At i-take out nila yun. Pag nag-uwian, yung sandok eh, wala nang masalok doon sa pinaglutuan. Kasi nasimot na. Inuwi na nila lahat. Eh ngayon, kami na may naaalis sa pagkatsa, gusto na nakakain yung mga nilulutuan. Kumbaga yun yung hahanap-hanapin na kapag pumunta sa inyo, may special ngayon, request. Nag-iiba na ngayon. Mm-mm. Sabihin, lola, huwag na po kayo magluto.
Didiretso na kami sa Malabon. Eh, sa Malabon kasi, nandiyan yung mga masarap na pansit palabok. Yun, ano. Mag-uwi na lang sila rin ng ano, bilabila o pansit. Mga kakanin, ano. Pero, iba pa rin. Ang wife ko, hindi matiis na yung mga apo niya. Pinagluluto niya ng lipstick at saka nga lengua. SOP na yun. Ganun ang parang gusto ko tuloy matikman niya. Parang nagutom ako bigla. Abi, sabi ni Chris, papasyal daw kayo sa akin. Eh, wala pa nga pong linaw ang mga bagay-bagay na yan. Eh, eh papa, ano, alam mo ba? Alam mo kung anong aplido ni Chris? Malabo. hindi, pero makalinaw siya. Kaya eh, lang walang kalinaw sa usapan. Ngayon nga, pagkamantala ang pinalitan ko, makalabo siya ngayon. Pero malabo mata nun. Oo, eh. Kanya ang mangyayari na ngayon, ikaw ang magiging GI. Merong palabas na James Bond na, di ba, the eye. For your eyes only, yata. Palabas ni James Bond. Ikaw ang magiging for your eyes only ni Chris pag kayong dalawa ay nagpasal sa akin. Aba. Kung kayo matutuloy at interesado na tumuloy. Sige. You are most welcome. Sasabihan ka namin para meron din kaming take home na may takehomi kami na ano ha? Hari nawa eh ang asawa ko nga ay kaya pang magluto na ikinukwento ko. Ayun nga. Eh, kailan pa ba siya huling nagluto noon? Eh pagka-okasyon nga. Ngayon, ang nangyayari, ano, nag-uutos ako sa Malabon. Meron akong paboritong kakanin dyan na yun ba, sinlaki lang ng aking palad eh. Di ba yan kay Tita Dolor? Iba yon. Nako, may paborit. Nako, magsiselos si Tita Dolor niyan. Alam mo kung ba't ako ayaw order doon? Bakit? Eh, malamang hindi ako pagbayarin eh. Ako hindi mapagsamantalan tao. Ako hindi opportunista. Ayaw, pero... Might as well sa iba na ako bumili. Ay, grabe. Oh, sa bagay, pag hindi tinatanggap, ano? At ang hindi alam ni Dolor, minsan, andi din mga apo ko, tinawagan ang asawa niya, nakausap. E tinanong ko saan ang pwesto nila. Hindi nagpakilala yung mga apo ko. Nakabili ng kakanin sa pwesto ng asawa niya. Pakiusapan pa. Alam mo kung bakit? Bakit? Ako mga iha order na yan eh. Meaning, ala nang extra ibinebeta. Oo, ano yan? Kumbaga per order, diba? Nakiusap lang yung mga apo ko. Mm-mm. Eh sa ako, mabuti, hindi nyo ako binanggit. Baka yung order na yun, ipadala sa inyo lahat, ala pampayad. Libre pa. Joke lang. Eh sila Dolor, nagpapasyal din sa akin. Yung mga ibang callers. Konti na lang na mga callers mo hindi nakarating din sa akin sa bahay. Kalimitin, nakapunta na dyan eh, no? Eh, sa akin naman eh, sabi ko nga sa iyo, everybody, welcome na pumasyal din eh. Eh, lamang, hanggang nagtatagal. Para bagang aamin ako na yung wife ko eh, nahihirapan ang mag-accommodate. What do you expect 82 years old na yun? Ako naman eh, matanda na rin ako. Uugod-ugod na rin ako. Hindi nga ba nakwento ko sa'yo? Na noon eh, ako raw eh mukhang kagalang-galang. Ngayon? Kagulang-gulang na ngayon. Uwe, oh. Di nga. Diba? Ganun. Saklap. Oh. So, ang tao, kaya, di ba, minsan sa usapan natin, time is the great healer of any kind of wounds. And likewise. Kung meron kang huling sasabihin tungkol sa mga time na yan, pwede mo bang i-share yan? Yung time can heal? Sige. Time is the great healer of any kind of wounds. And likewise, time changes everything. Correct. Totoo po. Abe, nag-umpisa ka ikaw eh, biryoso, binata ka, hanom. Abe, eh, ngayon eh, when the time changes you, ayoko nang humarap sa salamin. Dati matagal ako kung magsukle sa salamin, ngayon mga daliri ko lang ipinangahawi ko sa buhok. I hate to look at my face na. You... Alam mo kung bakit? Bakit? Because your mirror will tell you everything who you are. Okay, oo. Parang correct, ano yan correct. Eh. Correct, mga kasabihan ko,
Hips don't lie. Ako lang ang humugot sa ilalim ng lupa niya. Eh, ganon. Mm-hmm. Alam mo yung pagharap mo ron will tell you the truth about yourself. Hindi ka makakapagtago rin eh. Kung may kulubot ka sa noo, may kulubot ka sa ilalim mm-hmm. ng mata mo, may eye bag makikita na yung mga wrinkles. Makikita na. Di ba? Mm-hmm. And not only that, mm-hmm. sa mga nasawi, ha? Yung mga naging broken-hearted for a while. Bakit kasi yung iba feeling nila forever na silang broken-hearted? Ay, mali. Mali naman talaga mali. Yun. Ito, ang para sa paniwala ko dyan. Ano ba ang venom serum sa snake bite? Venom din. Oh, venom din. Oh, binrek ka ng isang chicks. Kung lalaki ka, palitan mo ng tatlo, apat. Ay, grabe. Palitan ng tatlo, apat. Ang hirap hindi. Naman. Collect and then select. Ayun. Di ba gano? Yung iba kasi ginagawang collection eh. Oo, totoo ba? Pumaris kayo kay Paul Stoker. Tatlo lang ang sabay-sabay na kinakailangan naman. Yung tatlong yun, eh talagang member of the elite group. Mm. Otherwise, hindi naman ako naniniwala sa pikot. Kung sakali bang mapikot ka, ala kang pagsisisihan. Mm-hmm, dahil from head to toe, kahit mo yung tatlo sabay-sabay mong nililigawan. Correct ba yun? Yes. Diba, kailangan eh. Batal doon. Perfect choice ba ang tawag doon? Ladies' choice. Palaman. Pamahit na tinapos. Pero maraming salamat, Sir Paul. Okay. Ginugutom na ako sa'yo eh. Oy, higit. Kaya mo darating din ang tanong ko sakali man. Salamat, salamat. Kung sakali man, ikakanin siguro kung hindi na kayang maggayak ng wife ko ng mga lulutin. Kahit nga sandwich mga eh. Matatlong or, ako nagbabatay. Ako nagpapalambot ng mga matitigas na karne niyo. Salamat. Ako nahihirapan. Oh, sige. Sana magkita-kita tayo sila, Pisteta, ha? Alright, sige okay. Po. Thank you so much. Good ayan night. Po, good night. Ayan po si Sir Paul Baker. At magbabalik po ang Talk to Mama Emma sa DZBB. Ilang paalala muna tayo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Ang gugo ay likas na panlinis ng buhok na minanapa sa ating ninuno. Kumamit ng Marietas Gugo. Bago gamitin, aluging mabuti. Huwag banlawan ng mainit na tubig. Ang Marietas Gugo Herbal Shampoo ay gawa ng Oro Laboratories telepono 712-3556 at 712-4969. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. BZBB Super Radio! Oras muna natin, 2:22. At nagbabalik tayo dito sa ating programa, Talk to Mama Emma. Nasa linya natin ngayon si Andrew Tumana. Hello? Mama, good morning. Yes, good morning to you, Andrew. Naalala pa ba ako yung nagtawag sa iyo nung nakaraang? Tungkol po saan? Yung tungkol sa advice niya. No? Tungkol yung, naalala ba yung sabi ko nga, yung FB nga, marami nag-iulay dyan sa FB. Mm. Ayun. Nagtawag ako mga Emma dahil, dahil magpasalamat ako sa yung on-air kong number dyan. May napili ka na ba? Opo, Mama Emma. Mm. Tagapalawa, nagpasalamat talaga daw siya kaya dahil dati daw, nag-iulay daw sila pero dumating din ang pagkakataon din nga nagkabalikan daw sila si Dolor, mm-hmm. Languyud. Ah, nagkahiwalayan sila. Okay. Nagkahiwalayan sila. Tapos, dumating daw ang kwan din, nga nagkabalikan din silang dalawa. Mm-hmm. Kaya, mabuti itong programa naman. Daw, itong programa daw, napakaganda talaga itong programa na to. Ay, maraming salamat, Andrew. Maraming mahihikayat dahil dyan. Kasi maraming baga bubuksan ba ang kanilang mga isipan sa mga sinasabi ng ating mga kapuso, yung mga tagapakinig na kagaya ninyo. At is hindi lang isa yung option nila kapag sila ay magdidesisyon sa buhay, di ba? Oo nga.
Paano pa yung mga napagkwentuhan nyo? Sabi niya, lagi ka bang nakikinig kay Mama Emil? Ikaw, first time na yun, tumawag ko doon dahil yung mga karanasan yung nabuksan, bahagi sa buhay, na pinag-usapan. Yung dati ba, sabi ko din doon, naranasan ko din yun na naiwalay niya sa Caribbean partner. Naiwalay kami sa Caribbean partner, nga kahit pala 5 years, kayo nagsama. Pero darating at darating din nga magkawalayan pala kayo pala. Mm-mm. Ikaw dumaan ka doon? Dumaan ako dyan, Mama Ima. Paano mo na harap yan? Kasi kunyari, mahal na. Yun na lang, kahit doon tayo sa isang relationship mo na maaalala mo na talagang tumatak sa'yo. Dumaan talaga ako dyan na 5 years ang kasaya niyong dalawa. Hirap at saya, magkasama kayo, hirap at ginawa, nandyan kayo, masayain pa rin. Mm-mm. Kung ano mga pagsubok naman din sa buhay, na nakaya nyo, nakaya namin. Mm-mm. Pero, hindi ko pala na 5 years ha? Mm-mm. 5 years. Nagkaiwalay pa kami, 5 years. Grabe ang saya namin nun. Sabi ko nga, siya na sigurong kasama ko buong buhay. Sa hirap at sa ginawa, makasama ko siya. Pero wala din palang 5 years. Kaya nakasabi ako nun nga, kung kasal ang pinag-usapan, wala din ang kasal. Mm-hmm. Eh kung nga, kung kasal kayong dalawa, bunggang kasal niyo, kung dumating ng araw na naghiwalay na, hindi magkasundo, magkaiwala yan. Wala din. Paano pang inayangan mo na lang? Ang inayon ka lang sa ginastos mo. Talaga ba? Kaya lang, di mo na mababawi yun eh. Oo nga. Bukas pag-usapan natin yan. Actually, meron ako, nagpe-Facebook ka ba, Andrew? Yes, ma'am. Meron yatang kumakalat sa Facebook. Ito, nabasa ko rin to eh. Sabi nila doon na, parang pag-aaral o pagsusuri nila doon sa mga na-survey nila na kung sino daw yung mas malaki yung ginastos, mas ginastosan yung kasal, mas malaki yung posibilidad na maghiwalay. Tama yan. Talaga? Pag-usapan natin yan. Hold mo muna kasi bukas, yan yung ating pag-uusapan. Okay, ma'am. Sana bukas makatawag ka. Sino makatawag ako? Makatawag man ko dahil ganitong oras, gising man ako eh. Okay. Sige. Okay. Sana bukas makatawag ka pa rin. Total, ganitong oras pa rin naman tayo. Oo nga eh. Pangalawa ko itong tawag na to eh dahil... Salamat. Siyempre, nagising din ako. Mm-mm. Pero paano mo nakilala yung taga Palawan na sinasabi mo na, paano siya natulungan? Dito rin nakilala rin. Paano siya natulungan ng programa? Yung number ko dito. Paano siya natulungan ng programa natin? Dito ko, sabi niya, lagi ka bang nakikinig dyan? Sabi ko, hindi, first time ako nakatawag dun. Mm-mm. Sabi niya, ang ganda ng programa yan, naranasan ko rin yan, nga naghiwalay kami. Barangay Tanod ang asawa niya daw. Barangay Tanod. Yung asawa niya? Oo. Okay. Nag-duty daw. Hindi niya pala alam daw. Nag-duty daw. Kasama pang babae. Ang ka-duty niya rin. Ang katrabaho niya rin. Katrabaho? Naku, ang hirap niya pagkatrabaho. Oo, katrabaho niya rin. So, paano niya na-discover? Halos daw magkalapit lang sa bahay daw, Mama Emma eh. Sa bahay magkalapit? Malos magkalapit lang los na daw. Tapos magkasama rin sa trabaho? Oo. Saan ka pa nga ba pupunta? Doon ka na. Nasa bahay, nasa labas, pareho na. Oo okay. Nga. Sige, tapos? Sabi niya daw, bakit daw hindi na umuwi ang asawa niya? Mm-hmm. Hindi pala daw alam, una-una, sige daw trabaho ang asawa niya. Sige, magkatagpo din yung babae. Nga katrabaho niya rin. Magkatrabaho din sila eh. Lahi nagtagpo. Mm. Doon.
hanggang dumating na araw daw, hindi daw sa kanya umuwi ang lalaki. Ah, talaga? Dumating na sa punto na hindi umuwi? Gano'ng katagal? Hindi daw sila dumating daw ang punto na yan niya. Hindi daw umuwi ang lalaki sa kanila. Mm-hmm. Bakit daw ganun? So, nalaman niya na nandun na pala ang lalaki sa babae na yun. Yung ginawa daw sa babae daw. May anak ba sila nun? Mayroon. May isa, mayroon silang anak, mayroon isa. Mm-hmm. Pero nung nagkabalikan sila, nagkaanak o ngayon lang? Oo, nagkabalikan nung nagkaanak daw sila daw. Mm-mm-mm. Pero, mamayman, ang question dito nga, okay lang sigurong, sa akin lang yun ha. Kasi, di ba, sa karamihan, nangyayari yun. Minsan, ang lalaki, di ba, magkakasala, di ba, ganun. Sa karamihan, talaga yun, lalaki magkakasala. Dahil ganito. Mm. Nagkukulang asawa. Pero sa akin lang yun, ang mas nakakahiya siguro, yung babae magkakasala, di ba? Bakit? Kasi, mamayman, dubli kasi ang mawawala dyan. Una-una, yung integridad sa pag yung kwan ba sa babae na yun, yung kahiyaan ba? 'Di ba? Mm. Yung kahiyaan. Pangalawa, may anak kasi ang question dito nga. Bakit may mga anak na sila? Bakit magloko pa? Mm. Diba kasi sa karamihan kasi yung kung lalaki nagkakasala, parang wala lang. 'Di ba? Parang wala lang kasi sabi nga sa lahat na lalaki, lalaki pa rin yun. Walang mawala. Mm-mm. Totoo ba yun? Walang nawawala? Ang lalaki nga daw, pag makasala, walang may mawala. Pero kapag ang babae daw magkakasala daw, marami daw ang mawawala. Pareho lang yan na may mawawala at merong masasaktan kapag ginawa natin pareho yun. Ano lang yan, kasabihan, syempre, paglalaki ka kasi, alam mo na, paglalaki, macho, paglalaki, alpha, paglalaki, ikaw yung, di ba, iba yung kasabihan nila eh, kasi sinasabi nila, bakit hindi pwedeng maging, magpantay ang babae sa lalaki, eh, kaya naman ng gawin, higit pa daw yung kakayahan ng babae kaysa sa lalaki. Di ba, may ganun eh, may laban na ganyan. Oo. Sino ang mas nakakayang, mas maraming kayang gawin, ganito, ganyan. Pero pareho lang yan. Pareho lang resulta niyan. Meron sila parehong masasaktan once na gawin nila yung bagay na yun. Good example niyan. Pero ang wish makamove on, yung lalaki, di ba? Mm. Yung wish makamove on yung lalaki, pero ang babae, mahirap makamove on. Yun ang... Kanyari, depende rin sa sitwasyon niya. Sabagay. Kasi ako nangyari nun sa akin nun, malos dali ako makamupo nun. Mabuti nga na marami akong kilala, nagkabaring bandingan kami. At least nalilibang kami. Ka. Oo, nalilibang. Hanggang nakalimutan kong naranasan ko. So meron kang naging ka-close? Ha? Meron ka naging ka-close para makalimutan mo yung... Mayroon akong naging ka-close. Pero babae, totoo yan. Kapag ikaw ay merong pinagdaraanan sa buhay na pagsubok, pabayaan mo yung taong pumasok sila sa buhay mo kasi sila yung tutulong sa'yo para maialis ka doon. Somehow, madadivert yung lungkot mo. Basta hayaan mong papasokin yung mga taong nais kang tulungan. Katulad nung ginawa mo, di ba? Andrew, maraming salamat ha. Bukas okay, sana makatawag ka para pag may pag-uusapan tayo. Ma'am, pwede ba akong magbati sa mga nakakuha dito sa number ko naman? Okay. Good morning lang dyan kay Dolor. Dyan sa Palawan, si Dolor Languyod, tsaka yung mister niya. Tsaka sa ilan ni Bibi Joy, sa Pangasinan. Sa ilan din ni Christopher doon sa Bisaya. Alam ko nakikinig lang Christopher. Juna, Lisa, sa mga kaibigan ko dyan, lahat alam nila ng klaran na ako. Mm-hmm. Mama, thank you so much sa pag
binigyan sa akin ng time na ito, Mama Emma. Oo naman, Andrew. Walang anuman. Maraming salamat, Andrew, ganyan din sa iyong mga kaibigan. Alright, yan po si Andrew Tumana, isa sa... Ayan, nagbabalik na mga tagapakinig natin. Maraming salamat at bumabalik pa. Uwe, di nga. Oo, ibig sabihin, hindi porque, ano, pwede na, may mga bagay na pwedeng balik-balikan. Ano ito? Sweldo! Uwe, di nga. O, ikaw, ano gusto mong balik-balikan? Cellphone ko daw basag. Bato ko sa iyo to para makita mong matibay yan kahit basag na. Sabi nila pag nahulog, nabasag, palitan na. Kasi basag na eh. So pag basag na, pinapalitan na. Si Andoy, ihuhulog ko to. One time. Bukas, yun nga pag-usapan natin. At trending siya. Totoo nga ba yung pinag-uusapan? Ang research na yan, kapag mas malaki ang ginastos sa kasalan, total June ngayon, yan ang usapan ngayon, eh mas malaki ang posibilidad ng paghihiwalayan. Kaya ba yung iba takot na lang magpakasal? Wag na, dun din naman papunta. At least, kung dun man papunta, hindi malaki ang kanilang gastos. Good morning, Mama S. At nabasa na natin to. Maraming salamat. At tignan natin yung mga nakatutok at gising pa rin sa ating Facebook Live. Ayan. Si Nanay Lourdes nagtatanong anong oras daw ang programa ko sa hapon. Alas 2 hanggang alas 4 po. Yun po ay sa FM station sa Barangay LS 971. Alas 2 hanggang alas 4 naman ng hapon po. Nagsisimula ang programa ko doon. At dito sa DZBB naman, magsisimula yan ang ating gabi ng alas 12 po ng ating gabi hanggang alas 3 ng umaga. At susundan naman tayo agad ng headline balita. Ayan, si Raquel Cruz na katutok sa atin. Mukhang ayaw pandalawin ng anto. Hindi ko alam kung bakit. Mukhang meron din pinagdaraanan. kay Coach Marvin nakatutok sa atin. Salamat po, Coach. Ayan, maraming salamat sa mga nakaantabay sa programa natin. Si Noel Valencia nakatutok. Marquito de la Cruz, yung mga taga-bayanan, Bacoor, Cavite. Si Michael Celestino Castillo, ako si Bibet, maraming salamat. Si Ferds Go. Marami pang mapapakinggan sa Sari-Sari Store, si DJ De Jesus. Ganyan talaga manliligaw noong araw, tiyagaan, dinadaan muna sa wento. Si Pepito Bello, John Dino Sikat. Maraming salamat. Abangan nyo, meron yan, i-schedule natin soon. Paminsan-minsan meron tayong dadala para samahan tayo. Christian Yumol, maraming salamat. Si Noel Valencia, Hervin Del Mundo. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Si Ferds Go, Playing Hunch. Ayan, at si Teddy Dermindo, nakatutok daw sa ating programa. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin, Jude Sniedo. So West Philippine Sea, kaantabay sa atin. Si Johnny Dado, request ng Faithfully. Ayan. Si Johnny Dado, salamat, salamat. Ayan, sa mga hindi makatulog, aba, dire-diretso nyo na yan. Maya-maya,
Doon na tayo papunta sa ating headline balita. Pero bago natin bitawan ang ating programa, may oras pa tayo. Oras natin 2:38 at nasa linya natin si James Madrigal ng Cubao. Good morning, James! Good morning, Madam Emma. Yes po. Good morning to you. At salamat po at na nakasali na naman sa iyong magandang programa. Thank you, thank you. At bago tayo magpaalam, nandyan ka. Masama yung magpapaalam, Mama Emma. Natural sa programa lang yun. Don't take it literally. Lalo, LKG ka nga ngayon ah. Anong LKG? Lalo kang gumaganda. Oh, may bago ka. Talaga ba? Oh naman. Mm-hmm. Binabati ko po lang ng mga taga-taytay kainta, Pasig. Mm-hmm. Basta kayo dyan. It's Mama Emma na. Patapos, bakit no? Pinalitan mo yung title pa? Ay, ano lang yun, temporary lang kasi yun. But doon sa FM, iba yung ano mo, no? Hindi kita nabusay sa nung una. Iba din ba? Di naman. Iba yung format mo, tsaka yung boses mo. Di nga. Parang ano ka doon eh, hyper, tapos dito naman. Iba para kasi bang, yung oras, nakita mo yung difference nung para oras. Parang versatile actress yung doon, iba yung character mo. Pagdating dito naman. Totoo ba? Oo naman. Kaya sabi ko, I'm proud of Mama Emma. Mama Emma, thank you very much ha. Ano, hingi lang ako makakausap. Yo! At more power pala sa'yo. Mag 1 year na. Wala pa, bilis naman. Wala pa, ikaw naman yun. Namadali mo eh. Huwag kang papakita kay Janice Hung. Sino naman yun? Yung Wushu International Layer na artista ba yun? Dahil ko Japanese-Chinese eh. In after Chinese. Ah, yung trending ngayon. Sino si Janice Hung? Mas maganda ka ron. Ganda si Mama Emma po doon. Okay, hingi po ako ng makakausap. Okay. 0967-614-9943. Parang awan nyo na po, Mama Emma. Last na lang. 0967-614-9943. Mama Emma, God bless sa inyo ni sa inyong programa. Thank you so much. At kay Sir Andoy po, kumusta? Thank you. Salamat, James. Yan po si James Madrigal ng Cubao. Salamat po sa mga sumama at tumutok sa atin. Naghahanap ng kaibigan babae from Davao, 18 years old to 29. Ang pwedeng mag-text. Mga kababaihan, ang numero ay 0997-986-2552. Ang numero ay 0997-986-2552. Pakibati natin yung mga taga Arunguren, Kapastarlac. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Request naman po ako ng kantang Ikaw pa rin ni Teddy Ito. Pahanap natin kay Andoy. Wari ko, masarap ka. Maraming kakwentuhan si Sir Paul. Pero pareho kaming audio-video enthusiast, sabi ni Anton. Maraming salamat, Anton. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Si Ellie Avery, Avery, nakatutok sa atin. Ellie, thank you. Nakikinig ako sa inyo. Maraming salamat. Si Gary ng Valenzuela City. Magandang morning, Mama Emma. Ayan, request ako ng song na paminsan-minsan from Papa Willie of May Kawayan, Bulacan. Pahanap natin yung mga song na yan bago tayo tuluyang umalis. At bukas, Wednesday. Okay, pangalawang araw natin na magsasama. At syempre, alas 12 hanggang alas 3 pa rin tayo magsasama-sama. Kaya make sure kayo ay nakatutok na bago mag alas 12 sa ating programa. At sundan nyo na rin ang Facebook page ng Super Radio DZBB 594.
Para updated. Updated kayo sa half-dated. Talaga ba? Para updated kayo sa lahat ng mga kaganapan sa ating paligid. Puntahan lang yung aking Facebook page. Mama Emma Manila or Mama Emma 971. Ito na tayo, pagkayakap sa dilim. O kay sarap ng mga nakaw na sandali. At susunod na ang headline balita, mga balitang nakalap sa loob at labas ng ating bansa, paligid. At tutukan na yan, alas 3 yan, right after po ng Talk to Mama Emma with Kay Morales and Paolo Villena. Tayo ay umasa habang tayo'y magkayaka. Kaya huwag na nating patagalin pa. Ito na ang kanilang mga hiningi sa atin. Sandal mo sana ang ulo mo sa unan. Katawan mo ay at ito na ang ating mga huling mga awitin. Alay namin para sa inyo. Sa mga tumawag. Maraming salamat at bukas, ganun pa rin ang ating programa, mapapakinggan pa rin. Huwag mong pigilin kung nais mapaluhan, pakiramdam mo sana'y gumitwa. Ito na ang awitin na Molly ang hiniling sa atin ng ating mga kapuso. Mula kay Claire de la Fuente, ang awiting sayang. 2:45 ang oras natin. Pwedeng isa pa. Ngayon na rin magkakalayo. Bakit kaya minsay sadyang kay damot ng tadhana? Oh, sayang, sana'y nakilala na kita. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at do'y magis na na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling kong lumakad sanang pabalik ang panahon. Nating kasaysayan. Oh, sayang. Sayang, huling dumating sa buhay ko ang pag-ibig na katulad mo. Bakit?
sadyang kay damot ng tadhana. O sayang, pagsuyong ngayon lang dumating, hindi na maaring angkinin ng tulad ko, wala ng kalayaan. Pwedeng isa pa? Paminsan-minsan